Handa nang sumuko ang puganting si Colonel Cesar Mangkaw matapos ang halos 200 pagtatago. Humingi rin ng tawad si Mangkaw sa mga taong idinawit niya sa Dacer Corbito double murder case. Nakabonet ng unang humarap si Cesar Mangkaw sa media. Simple ang kasuotan at iilan lang ang kasama. Ilan sa amin, di siya agad nakilala. Ito marahil ang dahilan kaya't walang nakapansin sa kanya nang magpunta siya sa MOA at Rojas Boulevard nang bumisita si Pope Francis sa Maynila. Tumatak sa kanya ang mga salitang mercy and compassion na tema ng pagbisita ng Santo Papa. Dito niya naisipan na panahon nang itama ang mali niyang nagawa. Ay talaga pong umiyak ko ng apology kay Senator Lacson sa nagawa ko po pagsira, pagmalign ng kanyang pangalan, reputasyon, ambisyon, yung kanyang hihirap nung siya pinagtago. Una nang idinawit ni Mangkaw si Senator Panfilo Lacson bilang mastermind sa Dacer Corbito murder case. Ngayon, inamin niya kung bakit niya nagawa ito. Dahil po sa takot at banta na aking buhay noon, ako po'y sumunod sa kanilang kagustuhan na madawit ho yung mga political opposition na balakid at critical sa administration ng dating Raymond Arroyo po. Humingi rin ng sorry si Mangkaw kay dating Pangulong Erap Estrada na naidawit din niya sa murder case. Gayun din kay Justice Secretary Leyla De Lima dahil sa pagtakas niya sa NBI at sa hindi pagsunod sa apila ni De Lima na siya ay sumuko na. Akusado si Mangkaw sa Dacer Corbito murder case at ililipat na sana sa Manila City Jail nang tumakas mula sa detention center ng NBI dahil sa takot sa kanyang buhay. Sana po maintindihan din ni Secretary na ako po humingi ng pamanhin, patawad at pangunawa. Hirap at nangangamba si Mangkaw sa kanyang buhay, kaya't handa na siyang sumuko. Bukas siyang sumuko sa DOJ, pero hindi sa NBI. I prefer either AFP, PNP, or Jerry Spina. I think I've known him. Ilang taon na rin hindi niya nakikita ang kanyang pamilya. Malaki sila na wala akong gawin ng ama nila. Hiling ni Mangkaw na maging patas ang korte sa kasong kinakaharap niya. Ganon din ang pag-unawa sa pamilya Dacer at Corbito sa mali niyang testimonya.